Breaking news! US, Japan at Australia, palalakasin ng bansang Pilipinas. Naku, ano na naman kaya ang masasabi ng bansang China? Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala daw mo na ito ginagawa sa Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Tumpang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Dahil sa mga insidente nito lamang linggo, nasira ang Iran sa mga kagamitan nito ng barko ng Pilipinas. Nabasag ang mga salamin at nayupi ang mga bakal nito. At ayon pa nga umano sa ating Philippine Coast Guard, maaari pa umanong mabutas ang barko ng Pilipinas dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga ng barko ng China at magsani ito ng paglubog ng barko ng Pilipinas na naglagay sa panganib sa mga tripulante na sakay nito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, naglabas ng video footage ang bansang China na tila ba'y paborito sa kanila ang kanilang inilabas na video. Samantala, ilang minutes lamang ang video na inilabas ng bansang China at isang video lamang. Samantala sa Pilipinas, halos marami ng video ang kumakalat ngayon sa social media. Kasalanan ng bansang China. Grabe talaga ito ang bansang China. Pinabaliktad pa ngayon ang Pilipinas ang bumangga umano sa kanilang barko. Tila ba'y ang pagkuha ng China, yung paglapit na ng barko ng Pilipinas sa kanilang mga barko, na tila'y nilalapit nito at mabangga ng barko ng Pilipinas ang barko ng China. Ito talaga ang strategy ng China. Grabe talaga ito. Grabe gumawa ng kwento ang bansang China. Samantala ang Pilipinas, full video at ang pinapakita nito mula umpisa hanggang dulo. Kaya wala talagang ligtas ang bansang China sa kanilang mga akusasyon dahil sa mga sinungaling ito sa kanilang mga paglalabas ng mga video. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, habang nangyayari ang mga insidente, namataan ng atin Armed Forces of the Philippines na ninalatagan na naman ng bansang China ang Bagyo de Masilok ng floating barrier kung saan noong nakaraang buwan pinatanggal na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos dahil naglagay ito sa panganib sa mga mangingisdang Pilipino na dumadaan sa Bagyo de Masilok. Ang Bagyo de Masilok ay isa sa mga teritoryo na pag-aari pa ng Pilipinas na walang karapatan ang bansang China sa kanilang mga claim nito sa Bagyo de Masilok na kanila daw ito teritoryo. At ayon pa nga umano sa naging pahayag ng ating mahal na Pangulo, mas lalo pa ngayon paninindigan ng bansang Pilipinas dahil ang Pilipinas lang umano ang may karapatan na mag-operate sa Bagyo de Masilok dahil ito ay sakupan ng bansang Pilipinas. Walang karapatan umano ang bansang China na harangin ang anuman ng mga aktibidad ng Pilipinas sa Bagyo de Masilok dahil sakop pa ito na eksklusibong economic zone ng bansa. Dagdag pa ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr., hindi umano isusuko nito ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ipaglalabang ito hanggang sa huli. Yun pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, kinumpirma na ng mga nangungunang opisyal mula sa Ground Self-Defense Force ng Japan, Australia at US at ng Philippine Marines na palakasin pa nila ang cooperation para sa katatagan sa Indo-Pacific region. Nagpulong ang mga official sa Defense Ministry ng Japan sa Tokyo nito lamang Miyerkules. Ayon pa nga dito, sinabi ng Chief of Staff General ng Japan na umaasa ito na pagpulong ay nagsisilbing kapayapaan at pagpigil sa riyon na sa pamamagitan ng pagtalakay kung anong pakikipagtulungan sa pagtatanggol na maaaring ayusin ng apat na bansa sa riyon ng Indo-Pacific. At ayon pa nga umano sa Commander ng US Army Pacific na ang mga multilateral na pag-uusap ay nakatulong sa mga kalahok na lumika ng mga buno at makahanap ng pagkakaisa sa kanilang mga pagsisikap patungo sa hinarap. Tinalakay ng mga opisyal ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol kabilang ang mga pagsasanay sa kanilang mga bansa. Ito ang unang pagkakataon para sa mga opisyal na naturang matataas na posisyon mula sa apat na bansa na magsasagawa ng mga pag-uusap at pagpupulong ay dumarating sa panahon na pinalalakas ng China ang aktibidad nito sa maritime. Kaya ngayon, ang US, Japan at Australia, palalakasin na ang bansang Pilipinas, lalo na ang atin Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng mga bilateral na ehersisyo na gaganapin dito sa bansa. Ang Pilipinas at ang US, Japan at Australia ay mga kaalyadong bansa na ito
na handa tumulong sa anumang mga sakuna na darating sa bawat bansa. At ayon pa nga dito, ang US ay nagsasagawa ng malawakang kumandril na naglalayong palakasi ng paghahanda para sa pagtatanggol ng Japan. At Australia ay sumasali sa ehersisyo sa anumang pagkakataon at sinisiyasat ito ng Pilipinas. Sa panahon ngayon na mas lalo pang nagiging agresibo ang mga barko ng China na panghaharas sa mga barko ng Pilipinas at pinapaputukan pa ng water cannon, mas malaking bagay na nandito ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas, lalo-lalo na sa West Philippine Sea, na ginagawa ang ilan sa mga drills nito dahil ang mga bansang China ay nag-iisip ito bago gumawa ng mga maling hakbang kapag nandito ang mga kalyado ng bansang Pilipinas, lalo na ang Amerika. Kapag nandito ay hindi naman gumagawa ng anumang mga hakbang ang mga barko ng China dahil takot din ito. Kapag nandito ang presensya ng Amerika sa Pilipinas at sa iba pang mga balita. Iba pangulong BBM, wala ka namang ginagawa sa bansa. Puro ka travel, puro ka lakad sa ibang bansa. Ano ba itong iyong ginagawa? Uunlad ba ang bansa natin sa ginagawa mo? Iyan palagi ang naririnig natin sa mga kritiko na ayaw sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Galit na galit bawat lakad ng mahal na Pangulo. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, maraming gustong pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na yung mga kababayan natin na mga kapwa vlogger na gustong pabagsakin si Pangulo. At pinag-aaway pa nga, pinagsasabong pa si BP Sara at ang ating mahal na Pangulo. Bakit hindi natin suportahan ang ginagawa ng gobyerno? Ito mga kababayan, panuurin natin ito at matauhan itong ating mga kababayan kung ano nga ba ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ayon pa dito, 141 na excavator ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong Pilipinas para sa ating mga agriculture. At ayon pa sa Pangulo, dahil nalalapit na naman ang tagtuyot, ninanais ng Pangulo na masolusyonan kaagad ang mga palay na hindi matuyutan ng tubig. May sapat na reserba kapag dumating na ang tagtuyot. Yan ang ating mahal na Pangulo. Laging advance ang kanyang pag-iisip. Pakinggan nyo ito mga kababayan, ang mensahe ng ating mahal na Pangulo para sa ating mga mamamayang Pilipino. Para sa ating bansa, ito ang ginagawa niya. It is I am very happy to be able to be here with you as we distribute and turn over the 141 excavators procured by the NIA to be distributed in Luzon, Visayas, and Mindanao. It reflects our continuing commitment to develop and utilize our land to the fullest, a commitment that we embrace and that we take very seriously. To ensure the productive, efficient use of our agricultural lands, it is imperative that we continue restoring and maintaining our irrigation systems. Let us continue to unite and work together. Let us develop, modernize, and improve our agriculture sector so we can achieve a food secure and prosperous future for all Filipinos. Yan ang tunay na may malasakit sa bayan, ang ating mahal na Pangulo. Mahal na mahal tayo. Inuuna tayong mga Pilipino bago ang sarili. Kaya sa lahat nating mga kababayan, huwag na natin punahin kung anuman ang ginagawa ng mahal na Pangulo dahil ito ay para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas.